Ayun. Episode 6, pero hindi ko pa rin alam kung bakit ko pa rin ginagawa 'to. Tutuloy ko lang. Pero Diyos ko, napakaraming ginagawa. Hindi na maubos-ubos. Wala eh, tutuloy ko na lang. Ayan, nasimulan na rin naman 'to. Pasensya na po kung na-delay. Pero ilan, dahil hindi ko pa rin alam yung ginagawa ko, bukod sa hindi kita pipigilan, lalo na kung nahihiya ka, kukulitin kita. Ano mahiya? Pindutin mo na yan. Pindutin mo na. Pindutin mo na yung subscribe button kasi makakatulong sa ekonomiya ko yan. At wala na patumpik-tumpik pa, sisimulan na natin tong episode 6. Episode 6, kinabi na ako. Daming ginagawa. Hindi na maubos-ubos. Saan nga ba tayo natapos ng naraan? Dami na ako pinag-iebas. Siguro naman, pinanood mo na ulit yung intro. Di mo na finorward. Lahat ng gusto kong sabihin na puro pangakpawang pag-iebas lamang to, nandun na sa intro. Ayoko nang ulitin pa. Back mo na lang. Eh, hindi pa rin naman kita pipigilin eh. Eh, ganun talaga. Eh, kung umabot ka dito sa episode na to, isa lang ibig sabihin yan. Medyo nag-interesado ka. Eh, kung ano-ano pinaggagawa ko dito, na-curious ka, eh, okay lang yan. Eh, sana nga, may maipasa ako sa'yo. Eh, kaso, puro ebas lang to. Eh, nasa sa'yo yan, may matatanggap ka. Well, anyways. And ito kasi yan. Eh, doon na tayo na-uwi. Nung huling nating episode tungkol sa tao. Anong silbi nila? Isang negosyo. Eh, andun na. Naayos mo na yung tao mo. Naayos mo na yung negosyo mo. Naayos mo na halos lahat. Simula na. Eh, kaso, yung negosyo pala na pinasok mo, hindi basta-basta. Hindi basta-basta. Lalo na kung nandun ka sa mga binibenta. Mga binibenta na kung ano-ano. Eh, ngayon, di ba, napakarami nag-online selling. Dami! Dami nag-online selling. Kanya-kanyang paraan, kanya-kanyang promotion. Ano yun? Kung pwede lang, sasali na ako dun. Kaso, baka lalong walang manood pagka ako yung nag-live. Baka dito nga lang, di ko alam kung ilan yung umabot dito sa episode 6 na to. Eh. So, magla-live pa ako. Ito kasi yan. Eh, imagining nyo, negosyo nila sa live selling. Eh, nagilagay natin example. Live selling, kung ano-anong inventaryo nandyan. Merong may sapatos, merong may damit, bag, kung ano-ano pa, alahas, sarilo, halos lahat nandyan na. So, mula sa original, quote-unquote, the original, quote-unquote ulit, basta merong original, halos lahat binibenta. Live selling, kung ano-ano pa. Pero kung mapapansin nyo, marami kasing paraan eh, kung paano mo maibibenta ang isang produkto. Yeah. Ang isang madalas na laging pinoproblema, paano mo maibibenta yung isang serbisyo? Diba? Kasi, kung hahatiin natin sa dalawa, produkto, serbisyo, ito ibang bagay. Pero parehas yan. Parehas yan na may pamamaraan kung paano mo maipapadala sa isang customer. Bawa, pag serbisyo inaalok mo, meron kang manpower agency, serbisyo ng mga tao, yung pinoprovide mo dun sa isang organization, dun sa isang kumpanya, diba? Instead na sila mag-hire, ikaw na lahat,
Tapos ikaw na rin yung sumasagot sa kanila kasi may binabayaran lang na fee sa'yo. So, ganun nila na didistribute. It's either, ngayon, meron ng online, samantalang dati, pila ang ginagawa. Umabot pa sa punto na may mga lugar sa Maynila na kung saan napupuno talaga para doon sa mga naghahanap ng tao, sa mga empleyado. So, kung ididistribute natin yun, o kaya ipabibigay natin doon sa mga nangangailangan na kumpanya, eh, madali. Kasi, ang kailangan mo lang, pupunta yung isang tao doon, hahanap na lang doon sa tao na yun kasi yun na yung uso. Noon dati, nakita ko pa yun, maliit pa ako. Ngayon, alas lahat online. Diba? Lahat online. Produkto, ganun din. Diba? Pinapasa yan na kung saan-saan napupunta yan. Diba? Pinag-uusapan dyan, logistics. Diba? Pero, kung isipin natin, akala mo napakadali. Akala mo napakasimple. Dating serbisyo, apply ka sa agency, agency na bahala, pinoprovide. Eh, paano kung hindi lang pala doon natatapos? Diba? Ikaw, bilang empleyado, dumaan ka doon sa agency, yung agency napunta doon sa kumpanya, yung kumpanya naman, mayroong serbisyo na hinihingi para sa'yo. Paano mo nga ba dinidistribute yun? Paano mo nga ba binibigay yung serbisyo na kailangan nila sa'yo? Paano kung ikaw yung first hand, yung ikaw yung mismong unang tao na makikisalamuha doon sa mga customer pala nila? Diba? Pinoprovide mo yan, pinapikita mo sa kanila yung pagngiti mo, yung ganda ng serbisyo, kung ano yung may kayang ibigay ng kumpanya. Kanila. So, face-to-face pa rin yun. Hindi online nangyayari yun. So, multiple aspects, multiple level. Ganon din, pagdating ng produkto, kung iisipin nyo, paano nga ba maabot yung isang produkto pagdating sa isang tao? Lagyan na lang natin ng online selling. Pagka-live, pagka-main mo, dilista yung pangalan mo, kilikunin yung address mo, isiship sa'yo, malas-malasan mo kung merong scammer. Meron talagang ganun, lalo na pag hindi COD, marami pa rin scammer, pero marami pa rin naman nagla-live selling. Doon pumapasok ngayon yung iba namang platform. Produkto, serbisyo, may mga platform yan, may mga website yan, may mga kanya-kanya pamamaraan yan online kung paano mo makukuha. Pero yung distribution nila, samot-sari pa rin. May pera natin nababanggit ngayon. Puro distribution. Actually, hindi ko talaga alam po ano Tagalog ng distribution eh. Ano ba? Pagmamahagi? Baka yun nga yun. Pagmamahagi ng isang produkto o serbisyo na kinakailangan ng isang tao. Pero paano minamanage yun? Mahirap. Hindi siya madali. Kasi kung ang negosyo mo nandun sa serbisyo na part, paano mo nga ba yung ma-manage yung distribution mo? Paano mo pagagalawin, pagaganahin ang gusto? Paano makakarating? Paano ka makakasigurado na hindi papalpak at mawawala sa'yo yung kliyente mo? Lalo na kung agency ka. Diba? Kaya ba nandiyan yung interview, nandiyan yung clearance, lahat, kompleto na, gagawin mo yan. Diba? Marami. Medyo mahirap pagdating sa tao. Sobrang hirap. Hindi siya ganun kadali. Yung inaakala nating madali, masyado maraming dokumentong involved dyan para masala mo ng husto at maibigay mo yung napakagaganda at napakagagaling. Kahit na lang hindi manpower agency, lagay na lang natin yung nagbibigay ng mga paglinis ng ganito, yung pag-disinfect ng ganito. Masusunod ba nila yan? Paano mo pinopromote? Paano sila pupunta dun? Marami. Sobrang dami. Diba? Kung isipin natin, ang daming ano niyan, daming sangay. Ang daming araw ang pinatutunguhan niyan. Up, down, left, right, ABAB. Sinabi ko na, patay yung sakonan. Na-cheat sa family computer. Napakita ko na kung gaano ako katanda, diba? Pero kung magkoconcentrate kasi tayo, pagdating ng produkto, kung isipin natin, nandyan yung mga pambalot, diba? Pambalot. Anong klaseng pambalot yung gagamitin natin? Kasi, pag itong pambalot lang ginawa natin, baka mamaya, yung motor o yung ship yung kumpanya na magdadala ng produkto mo sa kliyente mo balahura pa lang gumawa. O paano mo mape-prevent 'yon? Syempre may additional cost pa rin 'yon, may additional expenses pa rin 'yon. Lilista mo 'yon. Ganun din pagdating ng mga online shop, 'di ba? Mga online platform natin na tuwing sahod tsaka nagdodoble yung numero, laging merong sale. Pero nakadepende pa rin yun pagdating dun sa seller. Paano nila gagawin yung packaging nun? Para maingatan. Kasi ang review,
hindi naman mapupunta doon. Mapupunta pa rin doon sa seller kahit walang kasalanan yung, seller. Pero maganda yung ibang platform kasi tumutulong pa rin sila. Diba? Ano pa isang problema dyan? Inventaryo naman. Diba? Hindi porket napakarami mong item, hindi mo na ililista yan. Marami nagkakamali dyan. Sobrang dami ng binibenta, hindi nililista. Ginagamit, utak lang. Diba? Memorization, antende. Tindi niyan. Siguro umiinom siya nung ine-endorse sa TV. Hirap kabisaduhin yan. Kasi isipin mo, kung lumaki ka ng lumaki tapos lahat nandito, para, kung gano'ng kakagaling, wala akong magagawa. Talagang ibang level ka na. Pero paano kung iba ng tao na yung humahawak? Diba? Hindi naman katulad mo na maraming storage sa utak tapos mabilis din yung pag-process. Iba, kailangan pa talaga rin ng guide. Kodigo, titignan mo pa rin yan. Tapos, isa pang problema niya, saan mo naman ilalagay yan? Diba? Napakarami. Lalo na kung perishable yung item mo. Diba? Paano mo mapapatagal yung buhay niyan? Okay lang kung hindi na i-expire, kung hindi perishable yung bagay o yung produkto na binibigay mo. Lalo na yung binibenta mo. Paano kung perishable? Ang laki ng involved na pera dyan, lalo na pag hindi mo nabenta. Doon naman sa hindi nabubulok, paano naman pagka biglang nawala sa uso? Di ba? Yung sumabay ka sa agos, pagsabay mo sa agos, na problema ka, patay na. Disgrasya. Late ka na. Akala mo, nauna ka, uy, uso to. Ito na lang gawin natin. Dami mong pinamili, daming sale. Sige, kaya ko ibenta lahat yan. Eh, dumating yung pagdating sa iyo ng produkto, wala na lahat. Lahat meron na. O di kaya nag-iba na yung presyo, bumaba na yung presyo. Di na mataas. Lugi ka na. Yun yung isa. Tapos, pag ilalagay mo pa yan doon sa isang warehouse mo kasi sa pag-asa na mabibenta mo, ayaw mong ibenta. Dead stock. Tapos, dito na papasok yan. Yung supply chain na tinatawag. Ito, hindi ko talaga alam Tagalog na supply chain. Saan manggagaling hanggang sa makarating? Iintindihin mo lahat yun. Diyos ko. Aalamin mo lahat yun. Lalong-lalo na kung paano mo maipapadala yan. Isipin mo, yung pagdating ng produkto na yun, gagawin mo sa tao. Pagdating ng tao, isipin mo yung packaging. Paano ko nga ba, paano kaya tatanggapin to nung kliyente ko, yung kliyente ko? Ito gusto. O sige, ito lagay natin. Okay, I highly magsusulat yan. I highly recommend Juan de la Cruz to be one of your employee, I think. Etc, etc. Lahat ang pambabola. Papackage mo ngayon doon. Ito yung credentials niya. Pwede. Lalo na kung headhunter ka. Inventory naman. Tulad nung nabanggit ko kanina. Kanina, paano mo malalaman yung dami ng stocks? Eh, paano kung kuha ka pala ng kuha na nag-a-apply sa'yo, wala ka pala mapagbatuhan? O di kaya hinihingan ka lang ng servisyo na kailangan? Isa, dalawang tao lang. Pero napakarami mo palang kinuha. Hindi pala ganun kalaki. So, sira ka dun sa kumpanya, sira ka din sa mga tao. Sabihin, mahirap pag-apply dyan. Ganyan-ganyan, kung ano-ano pa. Ngayon, saan mo naman yung i-store? Kung sa bagay, kailangan mo ng warehouse, kung saan mo ilalagay yan, ganun din sila. Paano kung halimbawa, ina-apply pala nila abroad? Diba? Tapos naghihintay. Magbibigay ka ba ng facility sa kanila para may matuluyan sila? Madalas ginagawa yan ng mga ibang kumpanya, lalo na kung siguradong aalis na. Diba? May mga benepisyo silang ganyan. Kung saan safe sila, hindi na sila papalpak dun sa mga kliyente nila. Kasi, at least, nandun na. Yeah. Hindi yung, ay, hindi po, wala po kami may di-deploy na tao. Sasabit na yan. Papasok pa rin yung supply chain. Kasi, saan nga ba? Saan nagpo-produce yan? Pagdating ng tao, ang unang-unang gumagawa niyan, pagdating ng producer o kaya yung production niyan, ako ah, personal lang naman. Masasabi ko, magsisimula yan lahat sa eskwelahan. Anong eskwelahan pinanggalingan niyan? Ano kapasidad niyan? Ano kakayahan niyan? Siyempre, kung ano saan ngayon, yun talaga yung lalabas. Kung saan nag-produce. Siyempre, kung pangit yung produce mo, production mo, hindi pa rin kukunin yan. Ganon din. Pagka ilalabas na natin, pagdating ng eskwelahan, naka-apply na dun sa agency. Yung kumpanya, pumunta dun sa agency. O kaya ako nag-outsource ng iba, headhunters. Lahat na ibinigay na tao, palpak. Eh, yung nag-produce pa rin nun, patay pa rin tayo dyan. Ngayon, paano mapapasok naman ngayon yung logistics pagdating sa tao? Eh, depende yan. Depende sa sitwasyon niya. Ang problema natin kung paano ipadala yung mga bagay pagdating ng bagay, ganun din itong mga tao. Paano mo nga ba i-deploy yan?
Sagot nga ba nila? Sagot mo? Kung ano ba? Babawas sa sahod? O kung saan? Depende sa usapan. Lahat yan nag-re-evolve. Lahat yan nagbabago. Diba? Pero lahat yan umiikot pagdating sa distribution management. Okay? Lahat ng pinag-iibas ko, tukol about, yun nga, tukol sa distribution management. Paano mo nga ba mapapadala ang isang bagay, isang produkto o isang serbisyo ng maayos? Nang hindi babalik sa'yo at hindi magkakaroon ng palpak sa negosyo. Either ikaw yung service provider or product provider. Or ikaw yung negosyante na ikaw naman yung tumatanggap. Kung ikaw yung tumatanggap, ikaw yung naghahanap, problema mo pa rin yan. Kasi, ano yan? Pagka i-deploy. Lalo na pagdating ng tao. E paano kung yung franchise mo pala? Limbawa, negosyo mo, franchise mo pala. Tapos hindi pala mag-deploy sa'yo ng tao. Yung distribution ng mga produkto, sold out ka na, malakas ka na, pero walang support. Hindi i-deliver, kailangan ikaw pumake up dun sa lugar nila kasi palpak yung logistics nila. Ang dami mong kailangan i-consider. Saka araw-araw na ginawa ng Diyos, lagi ka mag-iisip kung saan mas mapapadali ang lahat. Eh ngayon, eto ang tanong. Magne-negosyo ka pa ba? Kung iintindihin mo lang din naman pala lahat ng to. Huwag na. Empleyado na lang tayo. At least pagka-empleyado ka, 15, 30, may sahod ka. Yun nga lang, pagka wala kumuha sa'yo na agency, nag-apply ka ng agency, wala ka mabentang produkto, eh nga. GG na. Tapos na. Finish na. Wala tayong magagawa doon. Pero ngayon, isipan mo, negosyo, isipin mo rin to. Ano nga ba talagang gusto kong maging negosyo? Paano ko nga ba ibibigay ito doon sa mga kliyente ko? Paano ko ba ayusin yung trabaho ko? Yun na malaking tanong. Eh, yun na nga. Tulad nga na nabanggit ko, ulitin ko ulit, mag-empleyado ko pa ba? O kaya magne-negosyo ka pa ba? Eh, depende yan sa'yo. Nasa inyo na yan. Eh, hindi ko na rin ulit patatagalin to. Pero munting paalala lamang po, kung umabot ka na din sa end ng video na to, huwag ka na mahiya. Pindutin mo na yung subscribe. Makakatulong kasi sa ekonomiya ko yan. Eh, ayun. Masyado na ako maraming inebas. Susunod na episode na ulit. Mahaba pa naman to. Makikita nyo pa rin itong pagmumukha na to. Well, anyways. Ayun, maraming salamat sa papanood. Sa pagpapanood. O kaya pinapanood nyo itong episode 6. Magpasensyaan nyo na po ulit. Kung ano yung pinag-aagawa ko. Eh, wala. Ganun talaga. Kung di ka umabot dito, eh, kusalanan mo yun. Kung umabot ka dito, maraming salamat. Kita-kits sa susunod na mga video. Salamat! Ciao!